dalawang mahalagang issue, COVID response at yung ekonomiya natin at larangan ng politika. Sa pagkakataong ito ay makakabalitalakayan po natin si Ginoong Jess Aranza, ang chairman ng Federation of Philippine Industries. Welcome po muli sa Balitalakayan, Chairman. Welcome din sa inyo. Salamat. Pasensya kayo kasi may advertisement ako sa likod ko. I'm using my little headquarters here in my home. Anyway, nakakailang araw na rin po ang mas maluwag na restriction sa National Capital Region. Kumusta po ang pagnenegosyo natin? Nakakabawi na po ba? Well, it will take medyo matatagal ang panambagya sapagkat siyempre lahat tayo nag-iingat. Kahit na bumagsak na, but hindi natin tiyak ang alam mo na itong COVID na virus na ito. Medyo ano ito eh, medyo nag-mutate, kaya we don't know. We are all hoping for the best. Ang maganda naman sa Metro Manila at maganda ang vaccination, ang problema lang yung mga areas and how we will contain na hindi tayo mapasukan. Pero huwag tayo maging kampante. Yun ang iniisip. Kasi three days na ako umiikot, nakikita ko sa mall, punong-puno. Diyos ko, sabi ko. I thought it should be 50%. Pero ang problema ngayon, masaya kasi may bumibili ng laruan na bata, etc. But the problem is, what if, baka maging super spreader ito. O, paano ito? So, I think the best is, ako, I'm still wearing my shield. Huh? Kasi, we don't know. We don't know really. Awa ng Diyos, hindi pa ako. I'm old kung kumpara mo sa iba, but awa ng Diyos, hindi naman. Pero kailangan talaga, we are not out of the woods yet. Mm-hmm. Siguradong hindi pa natin tiyak ito. So the best is kung ako ha, dapat siguro mag-numbering mga mall. Di ba they have a automatic counter? Mm-hmm. Oh. So they have to determine ilan ito. And then they should have also mga marshals nila para mag-maintain. Kung puno masyado ang isa, huwag muna. Because you may control the influx to the mall, but you cannot control the influx to an outlet in the mall. Mm-hmm. Oh, hindi mo makikita yun. Kaya kailangan lalo na pag may sale, ano po? Ay, naku, Diyos ko, sabi ko sa'yo. Kaya nga sabi ko, kasi my son, if I may, is a doctor sa stage and he's a frontliner there. So, sabi niya sa akin, Papa, mag-iingat ka pa rin. Huwag kayong magkampante. Always go to the safe side and prepare for the worst, but hope for the best, always. Yun, sabi niya. Pero, when do we expect po ba na, ano, na talagang makakabawi yung ating economy? Well, ang tingin ko, it will be towards, pero end ito, siguro ngayong December, magbubumi ng konti yan no, sa sale. There is an improvement in the level of confidence of consumer. Magandang sinyalis yun. Ang problema lang natin ngayon is siyempre, hindi naman ura-urada na parang auto yan na pag pinaandar mo, diretso ng takbo. No? Papainitin so, mo na. Oo, yung mga makina mo, kung matagal nang hindi nagamit, you have to heat it like in the case of plastic and so on and so forth. At ang isang pinaka kinatatakutan ko is yung issue ng smuggling. Mm-hmm. Kasi sa ngayon, kung napapansin mo, hindi ba ang daming huli ngayon? Mga vegetables, meat, you name it, they have it. Pati yung mga baka, lahat ng klase. So kung hindi natin bantayan yan, lahat ng gain natin, ibinigay lang natin sa mga mandarambong na nag-smuggle. By the way, sa pinaaral namin yan sa no advertising when ito, isang university, we paid for it. Ang nawawala sa ating kabangyaman sa buwis lang, ha? Sa buwis lang ito, ha? Is 250 billion a year. Mm-hmm. Not to mention the fuel. Billion yan, ha? 250 billion. And that has been confirmed by the study. At ang problema pa rito is ripple effects yan eh. Pagka kinain yung industriya, kinain ng agrikultura,
eh, babawas ang production nila. At pag bumawas, tataas ang presyo. Kasi alam mo naman, tataas ang fixed cost mo. Kasi ang production mo mas maliit. At ang biktima ay talaga ng mga farmers at saka yung mga workers, yung mga labor. Mm-hmm. Niliit. Oo. Sana, if we, kung itong loob natin ay umaalsa na, dapat bigyan natin ng buong protection ang paligid natin upang hindi tayo magkaroon ng pasok ng mga smuggle na hindi nagbabayad ng karampatang buwis na mga substandard pa at masira ang ekonomiya natin na panglokal. Mm-hmm. Aside from mo, the issue of smuggling po, ano pa yung nakikita ninyo na challenges? Well, simple lang. Alam mo, sa column ko, may sinulat ako, 6 na series, antidote to smuggling. Sapagkat iyan ay ripple effects that will destroy the entire economy whether it's agriculture o hindi. And it will hamper the creation of labor sa ating bansa. Kaya yun ang talagang adikain ko, nasa column ko yan lahat. Ang pinaka-importante rito, tingnan mo ito, simple lang, matagal na ito sa Senado hinihingi ko, hinihingi ko rin sa lahat, pero walang nagbibigay. Ang punto ko, ang barko ho, bago lumisan sa kanilang port of origin, nagpapadala yan ng tinatawag na inward foreign manifest. Telegrama yan papunta sa customs. Binibigay doon kung ano ang mga karga. Pag iyong ayaw ibigay sa amin industriya. Kasi pag binigay sa amin yun, malalaman namin kung anong mga karga sa loob sapagkat ang inward foreign manifest, hindi pwedeng lukuhin kung anong mga karga na. Mm-hmm. Bakit kamo? Eh pag linoko niya, baka malunod ang barko. Kasi yan ang ginagamit na stowage plan ng barko. Di ba yung patrol ng eroplano, di ba? Minsan, kulang pasahero, pinapamove kayo sa harap ng konti, di ba? Mm-hmm. Ganun, yan, yung stowage plan na tinatawag na yan, ay ang inward foreign manifest. Yan ang pinagbabasihan ng weight balancing ng lahat. Eh kung magluko dyan, eh di delikado sa barko. Kaya yan ang hinihingi namin. Kasi dati, aywan ko ngayon, hindi pa kami nagkakausap ng custom kasi hindi pa ako minimit simula nung naupo siya. Eh, ang punto rito is, paano ngayon, bakit hindi binibigay? Sapagkat nga, bulag kami, hindi namin alam kung anong chichikin namin. Mm. Hindi namin alam kung may pumasok ba na ganito, pumasok ba ng product A, product B. Oh, yan ang issue dyan. So, simple lang. Ibigay lang sa amin, nung nag-hearing kami huli sa Senado nung panahon ng Presidency Enrile sa Senado, eh, inutusan na. Pero awa ng Diyos, yung inutusan, hindi sinusunod. Hindi sumunod. Wala talaga. Sabi ko nga, napakaganda siguro ng manifestation ng mga kalaban namin ng mga smuggler. Mm. Pero yung issue po ng smuggling na yan sa Bureau of Customs, matagal na at yung mga protector ng mga smugglers ay alam ko ilang customs commissioner na din po ang nagpalit-palitan, hindi pa rin nalilinis. Ang ganito yan, parang ang mga nasa loob kasi, sabi nga nila, walang person-to-person contact, etc. Napakandang pakinggan, pero hindi ba pwede mag-meeting yan sa hotel? Hindi nga nagpe-person-person doon sa custom, pero pwede mag-meeting, pwede magtawagan sa telepono. So it's nothing. Ang issue lang dito is, tingnan mo ito ha, nahuli, napakalaking warehouse, puno ng mga smuggled goods, ibang-iba, fake goods, smuggled goods, and so on and so forth. Nakaretrato, tinibi lahat. I salute them, I congratulate them. Pero ang tanong ko, after that, bakit hindi nyo na-imbestiga kung paano nakalabas sa custom? Mm-hmm. Ibig ko sabihin, para bang isang kwadra ng baboy, nasa kwadra, ngayon pinakawala ng baboy, tapos para hulihin mo ba ang baboy isa-isa? Hindi ba? That is harder than nandun na sa loob ng custom. Di hulihin mo na doon sa custom, tama ba? Mm. So somebody there ang may mga kakunaib. So I'm mentioning this because ito ay doable. Ito ay pwedeng kontrolin. This is within the power of the government. So kami sa private, kami ang kinatamaan una ng smuggling.
kami ang tinatama, kami ang first victim. Ang gusto lang namin, makialam kami upang masiguro natin na ang ekonomiya natin ay hindi bumagsak at maalaga natin. Tingnan mo yung, tingnan mo ang Japan. Bawal sa atin ang mga tarif kung magtaas ka. Ang ginagawa ng Japan, tinataasan nila mga kalidad. They try to put quality standards sa mga produkto nila upang sa ganun hindi magaya. So, pagka ang kalidad ang pinagbabasihan mo sa pagpasok ng goods, hindi yan violation ng WTO. Because that purpose is not a tax. The purpose is to protect your consumer. Ayun. Doon sa ibang issue ng pagnenegosyo at sabi nga po may kinalaman din doon sa mga kababayan natin na pinapatrabaho natin. Ang isa po sa inaabangan ngayong Disyembre, yung 13th month pay. Kumusta po ang ano, ang pagbibigay ng 13th month pay sa mga manggagawa? Sa hanay ng Federation of Philippines, alam mo naman na ang Federation of Philippine Industries ay binubuo ng mga manufacturers. Wala ho kaming mga importer ng mga finished products na katulad ng ibang organisasyon. No? So kaya kami, nagkakaisa kami. So wala pa akong nakikitang problema naman. I think all of us, all the companies will abide by that. It's not something that hindi doable. Magagawa yun. Kaya pa po, kaya pa ng, kaya pa, ng mga negosyante. Kaya po, pa may naging challenges tayo na may mga ibang nalugi. Among the members po ano ng FBI, may gano'ng kalaking porsyento po ng mga miyembro ninyo ang sabihin natin, may nag-declare po ba ng bankruptcy o may mga nagsara? Wala naman. Kasi ang mga member namin ba San Miguel Corporation, member namin ang Lusyutang Group of Companies, mayroon kaming member na by association, halimbawa Steel Association, Cement Association. But remember, ito ay mga big recipient ito. Manalaki at recipient ito nung bill ng ating pangulo. Di ba? So, kahit na nagkakaproblema, bill pasok. Ang worry lang natin, pumapasok yung mga bakal, mga reinforcing bar, na kakain sa atin kung ito yung mga substandard. Oh. Lalo na kung piniprotect natin ang consumer. Sabi namin, sabi ko nga, may sinulat ako, the big one is coming. Sabi ko, nagpa-practice tayo palagi, di ba? No, bukas po ay may ano. Kaya nga, duck cover, ito, tingnan mo, duck cover and hold. Pero ang tanong ko, tinanong ko yun sa column ko, will the building hold? yun ang tanong. Tiningnan ba natin ang mga structure? Tiningnan ba natin? Naging religious ba tayo sa pag-inspeksyon? Yan ang mga tanong. So, in time po yan para bukas dun sa ano, sa earthquake drill na gagawin. Oo nga. Kaya nga sabi ko, isa pa na tanong ko. If you go to, kasi ito'y dapat, sinusulat ko anong batas ang pwedeng baguhin, anong batas ang dapat reviewin. High-rise building. Ang tanong ko, kung may sunog, ba kaya bang abutin ang taas? Meskin yung mga matataas, malalaking bansa, advanced bansa, kulang pa sila. Nalalo mo yung mga sunog sa ibang bansa, no? Ang pangalawa na tanong ko is, kung yan, sabi nyo, duck cover and hold, and afterwards, run to the vacant area. Saan ho ang vacant area? Puro building din ang katabi. pag nag-collapse yung building, wala ka nang makikita ng road. Alam mo, I was elementary nung nagkaroon po ng earthquake sa Sorsogon. I'm from Sorsogon. I'm a Bicolano. Nung nagkaroon ng earthquake, hindi ho ako nakatayo. I think I was grade 4 or grade 5. Natumba ako sa lakas ng yanig. Tumama ang mukha ko. But kaya ay experience na today. Para kami, akala ko, patay ng lahat eh. My parents, iiyakan sa kalsada. And then gabi-gabi, mayroong pardon me. Diyos mio, pardon. So, natututong magdasal. Pagka may ganyan ang nangyayari. May mga kalamidad. Opo. Pag may kalamidad, oo. So,
Ang pagbangon natin sa aking pananaw okay naman. Ang problema lang natin is we have to protect and support our industry, our agriculture, our technology sapagkat ang utang natin is almost 12 trillion na. Saan tayo kukuha niyan kung ang sarili nating merkado ay pinakakain natin sa mga mandarambong na ibang bansa? So, paano natin mabayaran? Eh lahat na, palagay ko, kapu-apu na may utang na dyan. Baon eh. Na sa so, utang. pero ang, kaya ang pinakamaganda na aking mungkahi na sana gawin is protection na natin ang sarili nating merkado sapagkat ito, sa economics ho, economist ho ako, sa economics ho, ang una, ang gastusin ng isang tao ay income of another. Tama ho ba? Ang ginastos ko, income nung gumawa, income din nung mga manggagawa. So ang punto ko lang is, sabi ko, eh kung hindi natin asikasuhin to, kakainin nila ang merkado natin. And pag ang merkado mo, parang politika na eh. You can only compete, makakakompetensya ka lang sa pandaigdigang kalakalan kung mayroon kang malakas na domestic market. Kaya yung Japan inaalaga ng domestic market. Oo, ngayon, ang tanong ko nga, simple lang eh. Ihanin tulad natin sa politika. Malakas ka kung mayroon kang balwarte. Di ba? Mm-hmm. Oo, ang balwarte mo, yun ang tinatawag natin domestic market. Yung pupuntahan mo mga ibang mga provinces. Niligawan mo pa yun. Yun ang tinatawag natin export market mo pandaigdigan na. Yun. Speaking of, nabanggit niyo yung politika kasi malapit na po at ngayon natutuon na ang pansin sa eleksyon. Sa mga pagkakataon po bang ito, ano yung hinahanap ninyo ng business sector doon po sa mga nanliligaw ng boto para sa susunod na eleksyon? Ako, I might be selfish because I'm running also. No? I'm running in the Senate as independent. Pero ang aking hinahanap, isang word lang. The leader should be resourceful. In other words, pag resourceful ka, walang mahirap at walang hindi magawa. Mm-hmm. Magagawan mo ng paraan. Resourceful. Hindi ba? Nag-aaral tayo, sabi, kailangan resourceful ka. Resourceful ka. Kahit hindi. Sitwasyon, malulusutan. Yes. Tama, hindi yung pagkaupo mo eh, nakaglo ka na doon sa upuan. Hindi mo na kayang galawin. Sa, lalo na sa mga lawmakers, dapat masinop sila na inaaral nilang batas. Tapos kung pag in-implement ang batas, sundan ka agad nila. Kasi pag mayroong nakita silang unintended result, kasi hindi lahat ng batas walang masamang may reaction. So pag nakita ka agad nila, dapat buhay ka agad yung tinatawag na oversight committee ng both houses para araling ka agad kung paano natin masubo and come out with the decision. Hindi pwedeng pang matagalan eh. Mm-hmm. Because if you believe that it is a negative ang isang portion doon, you have to correct it right away. Otherwise, lalala ang concept to a point that you can no longer change it, that you cannot order, that you can no longer remedy it. Yun ang akin. Ayun. So, maganda ang pangitain ko sa ating negosyo. I think we will be able to. The only problem we have, and we will need the support of the government, we have the government supporting. Ang worry ko lang sa mga leader naman ay sa mga nagkakampanya, puro ang sasabihin, bibigyan ko kayo, babawasan natin ang tax, bibigyan kayo ng matataas, babawasan natin ng kung ano-ano. Ang tanong ko, kung ganoon, saan ka kukuha ng pera? Isipin mo, there is no government if there is no money. Oh, yun government po ang needs the money to run, to have a police, to have a fire truck, to have everything. So, kayo hong mga butante, pag nakarinig kayo ng kandidato na sinasabing kailangan alisin itong excise tax, bawasan ito, napakasarap hong pakinggan. But at the end of the day, you will be the one to suffer because itatas pang tax yung pagdating ng oras if there is no money. Sorry. By that time,
baka tapos ang term ko, babay na lang kayo. Hindi makatotohanan. Bahala na kayo. Hindi yung makatotohanan talaga. We have to have a realistic leader. Resourceful and isa, ang resourceful isa dyan is marunong kang pumili ng mga ilalagay mo sa kanyang mga departamento. Not because he is a friend, not because he is guwapo, oh, but because alam niya yung ang gagawin. Capability and yes. Ability. Yun. Eh di ba sa ating iya, sa maski sa organization nyo, very strict kayo sa mga qualification. Oh, pero kaya nga sabi ko, dapat siguro aminda natin na ang kandidato kasi natin nakalagay, know how to read and write it. Mm, very simple ano lang po, requirements. Oo, kaya, yeah. But I can see, I'm not a prophet of doom. No? Nakikita ko naman, I think we will be able to do it. But pray so that we will not have a recurrence, the surge ng COVID. At ang aking advice, bakit hindi natin, ako, ginawa ko na ho ito, ano, sinulatan ko ng World Health Organization kasi ako ay dati sa coconut, di ba? Ano na yung naman? So kami ho ang nagpaaral 30 years ago at na-prove na ang coconut, na ang medium chain triglyceride ng coconut ay nakakapatay ng envelope virus. Mm-hmm. Ang envelope virus ho ay katulad ng HIV. Doon tinesting yun eh. At itong COVID, herpes simplex, yan ho ang mga envelope virus. Hindi ho kayang pinapatayan ng mga antibiotic. Kailangan ma-break mo. At yung MTC ng coconut ang nakaka-break. Ang akin lang ho is, it's about time that government, itong lahat, i-propagate na natin ito. Inukaya na ng DOST rin eh, after 30 years. No? So, i-propagate natin ito so that we can help other countries and makilala na ang ating bansa. Kasi tayo lang ang isa sa countries na napakaliit na country, dalawan, na may coconut. Yeah. Mm. So, and this will bring money to our country. Aywan ko kung bakit hindi nila naiisip yun. Ibig mo sabihin, hindi naman ako henyo na kaya kong isipin yun. Simple lang naman yun. Simple mind will only come out with a simple solution. Ayan. Nako, maraming salamat po sa pagkakataon na binigay niyo sa amin ngayong gabi, Mang Jess. Salamat, Madam President. Congratulations at ngayon ko nalaman na ikaw na pala ang presidente ng Eagle Broadcasting, na kung natatandaan nyo, doon kami nag-umpisa ni Mang Juan. Sa Radyo Aguila, opo. Oo, sa Radyo Aguila. Natatandaan ko po yun, nagpo-programa kayo. Salamat. Yeah. Thank you so much po. Salamat din sa inyo at mabuhay po kayo at magandang gabi sa inyo. Yeah. Ang atin pong nakabalitalakayan ay si Ginoong Jess Aranza, ang chairman ng Federation of Philippine Industries. Sabi niya, ngayong Disyembre inaasahan na makakabawi ang ekonomiya, pero ang babala nga din po niya at pangamba, yung mga tao na naglalabasan. Ano? May suggestion sila na yung mga mall, baka magkaroon ng counting machine at limitahan lang din talaga kung ilan yung papasok per establishments. Dahil sa yung pag-iipon-ipon na yan ng mga tao, maaaring magdulot po muli ng panibagong pagtaas ng kaso ng COVID-19 at pag nagkataon, yung pagluluwag na nararanasan po ngayon, baka mabawi po sa atin yan. Saglit lang natin ma-enjoy. Ang iba pa po mga mahalagang balita sa aming pagbabalik.